wala naman word na na putol kaya ito. Okay. So ito na po 'yon. Project Dream. Digitized, recorded and enhanced audio instructional materials. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. All right. So ganyan na po yung output natin today para sa Gold Wave. Hello, Papagayam! Welcome to DJ Encanto's channel. At kung bago ka pa lang sa channel kong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong video. Yes, hello! Magandang araw po sa ating lahat. Sa session na ito ay atin pong pag-uusapan, tatalakayin, at uunawain kung ano ang ibig sabihin ng Gold Wave at para saan ito. Gold Wave, nakikita po ninyo sa aking screen, yan po ang iba't ibang icon ng application na Gold Wave. Okay po, so marami pong icon niya. May iba't ibang, depende po sa version na compatible po sa inyong laptop. Meron po kasing mga version ang Gold Wave na mas nauna noon na pwede sa mga mas bababang Windows, like Windows 7, Windows 8.0 or 8.1 version, at saka yung latest ngayon, Windows 10. So kung ano po yung compatible sa inyong laptop, yan po ang pwede ninyong gamitin. Magno-notify po naman sa inyo yan pag in-install ninyo yung trial version kung compatible siya sa inyong laptop o hindi. Otherwise, sasabihin po niya kayo or i-drive niya kayo na you need to install the higher version. So ito po yung magiging itsura niya. Paglalaruan po natin ang Gold Wave. Yan. So let's consider this as a game. Okay, wala po itong nakakatakot na dapat dapat tayong matakot or whatsoever. Kailangan nating i-set ang mind natin na ito po ay parang isang game lang. Okay? So Gold Wave is a commercial digital audio editing software product developed by Gold Wave Incorporated, first released to the public in April 1993. So inuna ko pong ibigay ang definition na commercial digital audio editing software. Ibig sabihin po, hindi po ito libre. But then, meron po itong trial version. At yun po ang ating gagamitin. Okay? Sa dami-dami ng mga software or audio editing software, bakit Gold Wave pa kasi ang aking na-introduce? Alright. So, ito po kasi yung isa sa mga application na college pa lang ako noon, na-encounter ko na to. Kaya ito yung, kumbaga, gamay ko na po. Well, there are other editing softwares that we can use. Nandyan din po ang Gold Wave or ang Adobe Audition or Adobe Audio Edition. Okay? At marami pang iba. Gold Wave is a professional digital audio editor. Use it to play, take note ha, to play, edit, right? Pag sinabing edit, marami nang ibig sabihin yan. Mix and analyze audio or apply special effects such as fade. Pag sinabing fade, yan, dyan natin na-encounter natin ang word of fade in, fade out, fade under sa webinar natin ng paggawa ng RBI or radio based instruction. Yan, equalizer, echo, reverse, time warp, noise reduction, silence reduction, pop or click filter, voice over, and etc. So marami tayong pwedeng magawa sa Gold Wave.
And these are now the different functions na kakailanganin natin sa paggawa ng ating radio-based instruction. It is not necessary na radio lang, pero recorded-based instruction. Yan. Let's try to use the two terms, your radio-based and recorded-based instruction. Okay? Sa mga walang community radio, of course, you have to use recorded. Sa mga may community radio station like the Santa Teresita, we have to use, or we can use, radio-based instruction. So, displays a variety of useful real-time visuals during playback and recording. It supports MP3, iTunes, okay, M4A, WAVE, WMA, and OGG, and includes built-in tools such as batch processing, CD reader, file merger, and effect chain editor. Iyan ang tungkol sa Gold Wave. Okay? So, mayroon na tayong idea or background sa Gold Wave. Mga kaibigan, this time, let us now try to open our Gold Wave application. Ito po yung window ko na nakikita ninyo, display ninyo. Napakarami, napakasakit sa mata. Ito po yung icon ng Gold Wave na compatible sa aking laptop, kaya bubuksan na natin. So first, you have to open the Gold Wave. Alright, may magpa-pop up na ganun, i-X lang po ninyo yan, and then i-maximize po natin ang Gold Wave. So let's try to explore first and familiarize ourselves in the different or the window of Gold Wave. So ito po yung title bar, Gold Wave. Ito naman po yung menu bar. Nandiyan ang file, nandiyan ang edit, nandiyan ang effect, nandiyan ang view, tool, options, window, and help. And ito naman po yung mga iba't ibang command bar na hindi pa active kasi wala pa tayong binubuksan na material. First na ating gagawin ay to open a file. Okay, so be sure na bago po tayo mag-start na mag-edit, ready na po, naka-record na tayo ng ating material. So halimbawa, ang una nating gagawin ay we have to record and edit our own radio or program ID. Pag sinabi kong program ID, ito po yung narinig po natin na before the start of any program sa radyo. Aside from the station ID, ito po yung program ID. Like, yung mga program, ito po yung mga parang projects na rin at the same time. Kumbaga sa radyo, pwede natin sabihin na Project Dream. Okay? So, kumbaga sa radyo, ito po yung tinatawag nating program ID. Okay po. Sa schools, may mga program po tayo. So, ano yung program natin? Let us try to use, and please allow me to use our Project Dream. Okay? At yun ang gagawin nating sample bilang sample natin na program ID. So, i-open lang po natin ito. Be sure na alam na po natin kung saan folder natin inilagay yung recorded audio na gagamitin natin. So, open, and then materials, ito. Makikita po ninyo sa ibinigay at sinare kong sa inyo na materials, sana na i-download po ninyo na yung mga yan. Yung clapping sound effects, clink sound effects, nandyan din po ang Efren, FX, ayan, laser po itong mga to. Nandyan din po ang happy, upbeat background instrumental,
Lesson 1, Lesson 2, Project Dream, sound, whoosh sound effects, and yelling. So, yung mga yan, magagamit po natin mamaya or bukas sa pag-edit na natin ng ating output. Alright. So, first, Project Dream. Gamitin natin ito bilang application sa mga sumusunod. Number 1, pagbukas po natin, yan. So, pwede nating i-minimize, restore, or i-maximize ang window na yan. Okay? Then, eto na siya. First na gagawin po natin ay we have to filter the noise. Okay? So, noise reduction. Paano natin ginawa yan? Go to effect. Hanapin ang filter. And then, noise reduction. Pag-click natin, makikita po ninyo yung sound waves. Yan. Ibig sabihin, yan ang ilan sa mga kailangan nating tanggalin, i-reduce. Okay, and then i-click po natin ito, okay, para mabawasan at matanggal po yung noise na yan. So, let's do it again, at least 2 to 3 times lang po natin gamiting noise reduction, alright? Okay, for the second time. And for the third time, noise reduction po ulit. Alright, pero bago po yan, balikan po natin. Alright, so yan. Ibalik po natin ito. Okay, buksan ko po ulit yung Project Dream. Let us try to compare yung original na data kanina doon sa may effects na. Ito yung original. Project Dream. Digitize, recorded, and enhance Ojo instructional materials. Project Dream. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Ayan. Kung maririnig po ninyo, may medyo maingay, di po ba? Okay. Ngayon, gamitan na natin ng effects. I-filter na natin yung noise. Ayan. First, filter. Go to effects again. Filter and noise reduction for the second time. And hanggang sa third time lang ko, pwede lang po. Okay, so tatlong beses. Try natin. Project Dream. Digitize, recorded, and enhance Ojo instructional materials. Project Dream. Project Dream. Realizes the impossible vision of tomorrow. Okay, so yan na po yung na-filter. Nabawasan ng gunti ang ingay. Ngayon, second step, how to filter po yan. Second step is how to adjust the equalizer. Alright, effects. So yung equalizer po, ito po yung katulad din po sa mixer. Pag sa mixer ng Ojo, sa sound system, ay ito yung kung natin mang pasinggit, kin mang pabangag, i-adjust tayo amin da kita nga parte na. Yan, through filter. Right, so i-adjust muna natin bago tayo mag-edit or mag-cut. Okay? Next is, after na ma-reduce natin yung filter noise reduction, let's go to equalizer. Let's do it again. Go to effect, filter, and then equalizer po tayo. Okay? So, dito'y iti pangpasinggit no Twitter. Dito'y iti pangpapigsa dito'y boses tayo. Dito'y mangpasinggit lang. And dito'y number 3, dito'y iti bass. Mangpabangag. Okay? So, padasan tayo i-play, tatatawan pa iti na-adjust nga equalizer na. Project Dream. Digitize, recorded, and enhance Ojo instructional materials. Project Dream. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. So, yan po ang original na sound. Ngayon, i-adjust natin. Let's say, isagad na lang natin. Huwag lang naman to the max na isagad na ganun. Isagad lang natin sa 10. Ganun din dito sa 10. And then, ganun din po dito sa 10. Tignan natin kung magbabago, bimangag, kinsimingit ka di, dito boses ni Teacher Efren.
Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Ayun. And then click OK. Yan, nag-adjust. Nakikita po ninyo, nag-adjust yung audio kasi nga nag-maximize yung kanyang equalizer. Right? Ngayon naman, ang next na gagawin natin after na ma-adjust natin ang equalizer, ma-reduce natin ang noise, ay magka-cut na po tayo. So, we have to cut. Of course, yung nakikita po ninyo na boom blow dyan, ibig sabihin, yan po yung active. Ngayon, kung ano yung part na gusto nating i-cut, dun lang po natin dalhin itong cursor. Ito po, dito sa gilid, makikita po ninyo yan. Okay, dalhin ko po yung cursor dito kasi dito dapat mag-start. Masyadong mahaba yung gap. And then, ito po yun. Ito yung tatanggalin natin. And then, click natin sa command sa taas, command button, command bar, cut, yung parang gunting. Ayun. Natanggal na po yung part na yan. Next is, okay, ang next po na gagawin natin ay tanggalin naman ito. Masyadong mahaba yung pagitan ng ito. Ito pala yung play command bar or command button. Okay, then play natin. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Okay, yan po yung play button, ha? Ito. Okay? So, play using button, one setting lang po. Ito naman, play using button. So, ibig sabihin, kung itong kiklik natin, dito lang sa, ito lang po yung mag-play. Project Dream. Okay? Kung gusto naman itong patuloy yung nag-cut dyan, kasi nag-stop po dyan, ito lang. Digitized, recorded, and enhanced. Alright. So, ito, masyado pong mahaba kasi, kaya kailangan nating pag-itabi ng konti or lapit ng konti by cutting this part para Project Dream, digitized, okay? Then, i-cut po natin ulit itong part na to, ito, by cutting the, or clicking the cut command button. Yan. Ito na po ulit. Project Dream. Digitized, yeah. Recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Kaya ngayon naman po, okay, ngayon naman, tanggalin natin yung isang Project Dream dito. Alright? Dito po sa pagka-cut natin ng mga ilang part, so we have to make it sure na hindi rin po masyadong dikit o masyadong malapit at masyado rin malayo. So, okay, cut natin yung part na ito kasi daulit yan by clicking again the, yan, command bar na cut, then click, yun, natanggal na yung isang Project Dream sa gitna. Project Dream, digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream realizes okay, the impossible vision of tomorrow. Okay, ito po ulit. Kailangan na naman nating tanggalin yung isang realizes kasi naulit nga. Okay? And then, the same procedure. Siguraduhin na ito lang po yung naka-highlights. And then, cut po natin ulit. Natanggal na. Ayun. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. At meron pang dulo na kailangan nating alisin dahil tapos na dito, wala na itong part na to. So, ganon din po. The same procedure. I-highlights natin yan. Yung cursor, ilipat lang. And then, click the command bar or button, cut. Yun, natanggal na po yan. Ito po yung na-trim line na, na-trim down na, audio station or program ID natin. Let's play all. Okay? Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Ayun. I hope nakakasunod po kayo. Okay? Now, ang next na gagawin natin ay magdadagdag na tayo ng effects. Paano yun? So, kailangan maging sounding. Pag sinabi kong sounding at kailangan catchy yung
program ID natin para pagbukas pa lang ng bata, pag-play pa lang ng bata sa material na yan, eh, ma-attract na siya para makinig. Okay po? Ayan. So later on, pwede rin po ninyong i-record kung gusto po ninyong lesson 1, week 1. Episode or lesson episode 1, week 1, quarter 1. Lahat yan. Pagsunod-sunod rin po natin. Okay. Quarter 1, module 1, week 1. Ganun, mga ganun po. I-record ninyo bago po mag-start ng lesson. Lahat po yan, sabihin po ninyo. Sabihin din po ninyo kung anong competency and then ito na. Alright. So, kailangan na natin maglagay ng effects. This time, paano maglagay ng echo. Kailangan kasi yung mga part na gusto nating bigyan ng emphasis, kailangan may echo. At yung paglalagay po ng echo, may iba't ibang level din po yan. May medyo katamtaman lang yung echo, mas ma-echo, mas bongga ang echo dahil ito yung pinaka most important part ng word na yan, sa word na sa statement na yan. Kaya kailangan bongga yung echo. Ganyan. So, paano? Next, first is, i-play natin ulit. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. So, let's say itong Project Dream. Lagyan natin muna, unang Project Dream, lagyan natin ng mild lang na echo. Ito po pala yung echo command button. Dito po, nakikita po ninyo. Yan po, i-click ko yan. Yan. So, nakikita po ninyo, ito. So, again, katulad ng pag-cut po natin kanina, kung ano yung part na gusto nating lagyan ng echo, yun lang dapat din ang naka-highlights or naka-select. So, ito po yun. So, i-click natin yung echo. Dito, wala pa tayong ilalagay na echo. Okay? Project Dream. Pero meron na pala, naka-default na siya. Alright, stop ko po. Ito, pag wala siyang echo, ito, delay. Hindi pala, actually, hindi pala ito echo na echo ang nandiyan. Huwag natin gamitin yung echo na yan. Pero dito kasi sa command, echo talaga. Pero dito tayo sa delay. So, pag delay, wala. Naka-negative po yan. So, ito, yung part na yan. Ngayon, lagyan natin ng konting mild na echo lang. Yung hanggang dito lang po siya. Oh. Yan, yung hanggang 4558 lang. Or ito, basta ito po yung i-adjust po ninyo ng konti. Project Dream. Alright, so, yung Project Dream. Click na po natin yan. And then, pakinggan natin. Project Dream. Yan po. Medyo may konting echo na po yan. Then, next ito is digitize. So, kailangan bonggang-bongga ito. Right? Digitize. Parang bongga dapat yung word na digitize. So, again, i-select natin yung word na digitize lang. And then, click natin yung echo. And this time, medyo isagad natin ng konti. Okay, dito. Makikita po ninyo. Nakikita po ninyo. Alright. Ito yan. Digitize. Okay. Ulitin natin. Digitize. Okay. And then, recorded. Yung word na recorded din naman, yung mild lang na echo ang kailangan ko dyan. So, the same procedure, select, and then click the echo command bar or button, and then ito, mas mababa ng konti yung echo niya kaysa sa digitize. Recorded. Ayun, recorded. Yan. And then, ito, the same procedure. And enhance audio instructional materials. Ayun. And enhance audio instructional materials. So, lagyan natin ulit ng bonggang-bonggang echo. Ito naman, hindi naman siya katulad ng digitize. Medyo mild lang. And enhance audio instructional materials. Okay. So, yan. Click. Select po din. Ulit, Project Dream. Itong Project Dream naman ito. So, lagyan lang natin ng bongga. The same procedure, i-select natin. And then, echo command bar or button. And then, ito ulit, digitize or Project Dream. Project Dream. Yan. And then, okay. And then, itong realizes the impossible vision of tomorrow.
So, kailangan bonggang-bongga rin yung echo na yan. So, ito ulit. Go to echo command button. Click lang po natin. And then, isagad na natin ito hanggang dito. Hindi, wag naman masyadong ano. Alright, so ito. Realizes the impossible vision of tomorrow. Oh, di ba? And then, click OK. So, ayan na. May mga echo na po. No? So, nag-iba na yung mula dun sa original kanina na sound effects natin. Ito na yung na-enhance na lagyan ng nabawasan yung noise, na-filter. Okay, na-filter yung noise, na-filter yung equalizer. And then, nalagyan na po ng effects, echo effects. Replay na po natin lahat. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream. Realizes the impossible vision of tomorrow. Alright, so eto naman, kung mapapansin nyo dito, parang masyadong malayo yung, dapat kasi ito, digitized, recorded, and enhanced. Magkasunod-sunod lang yan. Alright, so dapat, i-adjust natin ulit, i-cut natin ulit yung spacing ng board dito. So, ito po siya. Tignan natin kung may laman yung part na yan. Kung wala, i-cut na lang natin. Alright? Digitized. Okay. So, medyo ano po tayo dyan. Pero okay lang po yan. Later on, ito siya. May laman ng konti. Pag may narinig po kayong word dyan or sound, i-adjust natin dun sa wala tayo dapat marinig. Okay, wala na yon. Yung part na yan, wala. So, i-cut natin. Ulitin natin. I-play natin ulit. Ito po, hindi po ninyo mapiplay. Kung ito ang i-click ninyo, dapat ito. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Ito, Project Dream. Parang naputol yung part na yan. So, okay lang yon. Yes, hanggang dito. Okay. And for the information of everybody, pwede rin po ninyong i-expand ito, yung nakikita po ninyo na ina-edit. Pwede ninyong lakihan yan or i-stretch yan by clicking Alt and then yung mouse natin. Alright, so ganito po yan. Okay. Yan. Or, meron din po sa taas, sa command bar dito, okay, at saka Out. Para mag-out, magpakita lahat, mag-display lahat. Ito yun. Ito po yung zoom in and zoom out. Okay po? Ngayon, ito po yung part dito. Kailangan din natin bawasan ito. I-cut natin yung space kasi masyadong malayo. Okay? Okay. So, sabi ko nga sa inyo, kung may narinig kayong sound, i-adjust. Alright. So, ito po yung part na yan. So, merong konti. Pero, wala naman word na putol kaya ito. Okay. So, ito na po yun. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream. Realizes the impossible vision of tomorrow. Alright. So, ganyan na po yung output natin today para sa Gold Wave. So, yan lang po. Kung paano maglagay ng echo, mag-filter ng noise, o di ba? So, na-compare na natin yung output kanina. So, isa-save na natin ito. Right? So, para kasi may save natin, go to file, save as. Of course, Project Dream, i-rename na po natin ID or Project Dream Program ID Final. Or, lagay natin Project Dream ID, Program ID, Edited. Yung extension ng name para alam natin kung nasaan dyan yung edited at saka yung original. And then dito sa Save as Type, i-convert po natin ito as, click lang po na yung arrow down, MP3. Bakit MP3? Always check kung naka-MP3 po yan so that when we are going to play that later on, sa CD or sa flash drive especially, automatic mag-play po, maririd po niyan. Okay? But wait, there's some more that we need to adjust. Kung mapapansin po ninyo yung volume. Itong sound wave na ito, nakikita po niyo yung sound wave, green and red, parang hindi balance eh.
Ibig sabihin yan, pag i-plenay po natin ito sa isang stereo or ano, mas malakas po, kung may dalawang stereo, kung dalawang speaker po ang gamit natin, mas malakas ang sound ng nasa left na speaker kaysa nasa right. Bakit? Ito po ang isa sa, ito po yung reason. So we need to make it sure na balanse po ang volume. So paano? Alright? Ito po ang wala dito sa sininstall kong version. Pero doon sa ibang version po, meron po ito. Okay? Kaya okay lang po. Hindi natin i-adjust. Anyway, okay lang po. Yung volume natin, try natin ulit. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Yeah, Project Dream. Right. Realizes the impossible vision of tomorrow. Okay, i-adjust na lang natin ng konti yung volume. Ito, yung sound wave po, okay lang po yan hanggat hindi pa naka, huwag lang masyadong sumagad dito sa mga edge nito. Kasi pag sinagad na po natin yan, yung volume, basag po later on ang magiging output niyan. So let's try to adjust the volume. Okay. So click po natin and then ito, maximize volume. Ito, tandaan po ninyo ha, adjust, maximize volume. Okay, so maximize natin, click natin yan, and then mag plus, try natin, magdagdag tayo ng, let's say 5, and then click okay, ayun, pakinggan po natin. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream. Realizes the impossible vision of tomorrow. So okay na po yan, and then save na tayo. Okay, save as file, and then, eto na po, Project Dream. PGM po, ang acronym pala ng program, edited. Okay, Project Dream Program ID, edited. Ayun, so, ulitin natin, save as, type for MP3, and then, save na po natin ito, same folder po. Alright, may mga tinatanong po dyan. Okay. Yeah, tinatanong niya yung internet connection. Pero hindi na po natin kailangan yan since ano po ito. Just save as. Sandali, tignan natin yung isang ano natin. Save as lang po. Anyway, naka MP3 format na po sa taas. Okay. So, i-exit na po natin yan. Tignan po natin siya sa folder natin kanina. Kung may nagbago ba, may nadagdag ba doon, hanapin po ang ating folder kanina. Basic Audio Editing. Ito, Basic Audio Editing Workshop. Materials. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream. Realizes the impossible vision of tomorrow. Alright. So, yan na po yan. Yung i-download kasi natin na version, mas mababang version. Okay? So, that's it for today. Kung paano natin i-edit. Alright? Tayo maglagay, paano maglagay ng effects gamit ang audio editor. So, later on, paano natin yan magagamit? Okay? So, pag nag-edit na tayo, nag-record tayo ng audio lesson natin mamaya, may mga bagay din po na kailangan din natin i-consider po pala. Before I forget, ito po yung mga ilang bagay na dapat natin consider. Alright? So, sa pag-edit ng audio or pag-record, number one ay na-consider po ninyo, you have to consider the place where you're going to record your audio lesson. You have to consider the place. So, kailangan nasa silent place kayo. Okay, pwede ba sa kwarto, kahit saan po, basta close area if possible. And, you have to avoid
na yung parang nasa loob kayo ng lata. Baka madamdama, mapangkay DJ CR, nagmeti boses yung tag-echo DJ. No po. Pag nag-record po tayo, kailangan walang echo yung area. Hindi nag-e-echo yung area. Hindi yung parang sa loob ng CR, ang ganda ng boses mong pakinggan dahil medyo nag-e-echo. Pero pag nag-record tayo doon, hindi po maganda yung output na yun. Kaya kailangan, kung pwede, improvise soundproof. Kung meron kayong mga recording studio, katulad ng project Dream Psalm ng Aridawen, ganun po, yung may soundproof. You can use soundproof, improvise soundproof like egg tray. Yan po. Yung mga cartoon, pwede po yan. Another that you have to consider the place, aside from the place or the area, you have also to consider the equipment. Kung may mga pambili po kayo ng medyo mas quality na microphone, huwag po kayong gumamit ng mga mic condenser na ginagamit ng mga napapanood natin sa social media na parang nasa loob sila ng recording studio na nag-e-echo din yung boses. So lahat po ng gagamitin natin dito kailangan walang echo. Kailangan original, kailangan plain lang na boses ang i-filter natin. Pag nag-record tayo, plain lang na boses. Hindi yung nag-e-echo na boses. Hindi po natin pwedeng i-edit yon. Hindi natin pwedeng alisin yung echo. Kung halimbawa nag-record kayo, gamit ang mga mic condenser na parang nasa ano kayo, video okay or kumakanta sa video okay na napakaganda ng echo. Akala naman natin ay ang ganda-ganda kapag nag-e-echo yung boses natin. Hindi po. Sa mga gagamitin na or gagawin nating regular or audio recorded lesson, hindi po pwede yung ganon. Another is, aside from the location, the equipment, kailangan lang po, silent, right? Pag gumamit naman po kayo ng cellphone or yung mga Android phone po ninyo, o di naman kaya, pwede rin ba yung laptop ninyo, direkta? Pwede po yan. Idirekta ninyong i-record yan or ano, sa laptop or sa phone, Android phone. Then, i-copy ninyo yung mga recorded materials sa laptop for editing. Pwede rin po yan. Okay? Kailangan lang natin i-consider pag nag-record kayo sa Android phone, huwag po ninyong isagad yung volume. Instead, gawin nyo lang siya, isagad nyo sa pinakamababa na volume pag nagre-record po tayo. Bakit po? So that when we are going to edit that recorded audio, may chance pa tayong i-increase kung kinakailang i-increase yung volume dahil mahina. Unlike kapag nakasagad yung volume, pag nag-edit tayo, basag yung output na, wala na tayong magagawa. Hindi na natin pwedeng i-decrease yan. Kahit hinaan natin yung volume, basag pa rin yung output. Okay? So let me just recap the things to consider. Place, kailangan silent, hindi nag-echo. Plain lang na boses ang re-record, walang echo dapat. Equipment, plain lang din. Pag gagamit kayo ng microphone, kailangan plain lang din. Wala yung effects na may echo din. And third, you have to, kung gagamit kayo ng laptop or ng inyong Android phone sa pagre-record, okay lang kahit walang microphone yan, but you have to fix the volume to the lowest pitch or lowest rate para may chance pa kayong i-increase later on pag nag-edit na tayo. Okay? So, that's all for today para sa ating Gold Wave Audio Editing. I hope na meron po kayong natutunan. And for your output, no, mga kaibigan, my dear participants, for your output, ito po ang kailangan natin. So, gamitin po ninyo yung Project Dream natin or you can also record your own program ID. Then yun na po ang gamitin ninyong application. Okay po? Alright, so that's all for today for our session in audio editing using Gold Wave. For watching Papagayam. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, huwag kalimutang i-share at abangan ang ating susunod na video.